Hello guys, nagpunta nga kami kasi sa Tarlac. So ayan ang tita nyo, nagpa-picture. Sa ano yan eh, sa may Gosin. Yung kilalang ano dun, tourist spot, napakaganda. Parang nasa ibang bansa ka. Yun pala, nasipa ako nagabayo dyan. And then meron namang kasoy, yung tinatawag na kasoy. Then ang lula nyo, sumakay ng kabayo. No? Saya-saya pa niya dyan. So, ayun na nga, kumakain kami doon sa Pampanga Beach na restaurant. Sobrang mahal. Pumunta naman kami doon sa Bali Bato. So, ito na yung kaloob-looban pala ng ano, Gosin. Doon sa Tarlac. Para siyang village na parang, yung parang machine. Na hindi na, ano. Ang sama ng pakiramdam ko guys, kaya pasensya na sa boses ko ha. Ngayon lang ako nagre-record dahil walang tao, so tahimik siya. So ayan na, ito na yun. Nandito na ako sa loob. Nakakuha na ako ng video, ng picture, pero hindi ko na umpisahan doon sa labas dahil ang init, sobrang init. Sobrang init talaga guys. Ano pa lang to, parang 9 a.m. Grabe ang init, ang lakas ng init, ang sakit. So kinuhaan ko yan ng video. Ang sama na pakiramdam ko, naubo ako eh. Ayan na nga. So ayan yung mga ating. Marami akong kasama dyan. Nagbi-video, nagbi-picture. So syempre, paawat pa naman si Inday. Mahuli pa naman sa videohan. So ayan. Ayan na nga si Inday. Inday darling nans niyo. Inom ng tubig yan dahil sobrang uhaw na uhaw niya. Pawis na pawis yan. Pagod na pagod sa kaka-picture. Hindi kasi napaawat sa picture at sa videohan. So ngayon, syempre, magkukunwari iyan. Tatayo iyan, lalakad, ganon. Ganon ang pig niya. So titingnan na lang natin kung anong gagawin niya sa next. Meron yung pala, may entrance dyan eh. Parang ang entrance dyan is 250 bago ka makapasok. So once na makapasok ka dyan, parang 8 a.m. bago nila papasokin yung mga taong. So, kami yung ano, isa sa mga naunang pumasok dyan, 8 a.m. Ang aga namin, no? Siyempre, sinundo kasi kami ng ano, 4 a.m. Doon sa Sentries ako. So, ayan na. Paluyan-duyan na lang si Inday Darling Nans nyo. Pasensya na kayo sa boses ko, ha? Naubo kasi ako kasi ang sama ang pakiramdam ko. Pero kailangan ko mag-record. Diyos me. Paluyan-duyan pa siya. Diba? Ganda yan dyan. Maano sa loob. Malawak. Marami pang papicturan. Kaya lang inaabot ng pagod ko. Ayan. Diba ang lawak niya? So, nung time na yan, hindi naka-arrange yung mga display. Dahil parang linisin pa nila. Kaya kulang sa view. Kasi mga nakaraan, ang ganda niya ni nung Valentine's. Napakaganda. So ngayon parang unti-unti nila niligpit tapos i-arrange na naman bagong mukha na naman sana, pero hindi pa namin naabutan. Ongoing pa lang yung process nila yan. Parang nasa ibang bansa ka, may time machine niya. May pagkakalang pa si Inday diba dyan sa loob yung mga bahay na malaki, restaurant yun eh. Cafe. Pwede kang ano, pwede kang kumain, pwede kang mag-coffee, pwede kang mag-juice. Ganun, pero syempre, dollar, no? Hindi na kami pumasok at kulang na sa oras yung time na ini-stay namin dyan. Yan, ang laki nang dyan. Pwede kang umupo doon, napakalaki nun. Para kang sihari. Siharing araw. Ang init kasi. Sobrang init, kaya ang layo-layo ko kumuha ng video. Tapos din sa likuran ko, maraming tao. Naglalakad, kumukuha ng mga picture, video, tapos tinitingnan nila ako kasi may dila akong ano, selfie stick stand yan, nakatingin sila sa akin. Ayan yung kasama ko, yung stand. Oh, diba ang ganda ng ano, malaki yan, malawak yan doon sa loob, marami ka mapagpicturan. So ayan na nga, ayun. Tumakbo yung isa kasi mapapicture daw siya doon sa
kinuhaan ko. Ito yung mga kasama ko. Nagbi-picture sila. Yan si ate yung nakaupo dyan. Mabait yan. Kasama niya yung anak niya. Ayan yung anak niya. Yung nandun sa may bahay. Yun. Kasama yung boyfriend niya. Nagbi-picture sila dun. So, napakabait nila ate. Shout out sa inyo ate. Nag-share kami ng food. Isang putahe lang na kinain namin yung ulam. Tapos may dessert kami halo-halo. Tsaka sticky rice. 1-3 yung nabayaran namin. Dahil may charging pa sila. OMG. Hindi naman masarap yung chicken nila. Nakakadiri. Kahit steam siya, ito ang pangin ng lasa. Parang hindi talaga wala sa mga nila. Ayun na to. Ayun na to kalamot yan. Yung una kasi yung mga display yan dyan. Pero ngayon walang display. And then, lumipat na kami sa ibang lugar. Nandun na naman kami doon sa El Caballo. So, dapat sasakay kami ng kabayo. Pero, kung gusto mong mag-ride, magbabayad ka ng 400. Ang mahal, di ba? Sa Tagaytay, 50 pesos lang. So, ang ginawa namin, ginawa ko, napapicture na lang ako kasi 100 lang yung picture. Oh, di ba? Ang mahal pa rin. Dahil sa Tagaytay, yung 50 sasakay kami ng kabayo. Kaya lang 400 ate. Diba? Sasakay sana kami, so, pero may senior citizen ako. Kreepe. Nag-antay kami ng diba? Pahiram ako ng senior citizen. Parang nakamura. Masakay kami ng kabayo. Kaya lang, mahal-mahal naman dito sa Tagaytay. 20 lang yun. Ah, 50 pala. Ayan na siya. Hello! So, ayan na nga si Inday. Sasakay ng kabayo. Yun pala, nakipicture lang. Kumukha ng video yung mga kasama ko sa akin. Nakatakot lang naman yung sumakay dyan. Dahil sobrang init. Kasi ano yun? 100! Ang hain tapat. Grabe. Too expensive. Oo. Sabi niya din daw, di daw magsisipa. Basawag ka dun sa likod. Basawag lang sa likod. Oo. Nihihis ka ng kamay na yan. Tapos, ang dami ng kabayo. Sabi niya, mga picture. Makasipa ka. Ayan na nga, pumunta na kami sa restaurant ng Pampanga. May mga ano dun eh. May mga tenda, pwede kang bumili. Ang dami yung mga chicharon, yung mga vinegar. So, ayan na nga yung pinaupong manok. Ang mahal niyan, almost 500. Napakamahal. Tapos, akala namin ang sarap, pero hindi naman pala masarap. Diyos me. Doon lang ako nabusog sa halo-halo. Tsaka sila sa sticky rice. Tapos, may charging pa yung pag-upo mo dyan. So, inabot sila ng 1-3 na total. Ha. Grabe ang mahal. Pero sige na lang. Hindi naman masarap yung pagkain. So, ayun na nga, nag-start na lang kumakain. Tapos ako naman, pag ganun-ganun, dahil ang daming langaw. Ayan. May mga dumadapong langaw. So, syempre, kailangan natin protektahan yung pagkain, no? Kaysa makain mo yung langaw. Sama talaga ng pakiramdam ko. Pause na pause ako, pero kailangan ko mag, ano, kailangan ko pa rin mag-record. So, ayan na nga, inumpisahan na ng pag, ano, puro na ako, ano, inumpisahan na ng pag, hiwa, yun, kasi kakain at gutom na ang person. The time is 12 na. Daming langaw. Hala, sige. Ano pa ka ng langaw dyan? Kasi open air lang siya. Yun. Pero ang sarap ng rice nila. Ang bango. Yung chicken lang talaga nila ang hindi masarap. Sorry naman ha. Pinagmalaki pa nila yung nakaupong manok. Pero ang pangit ng lasa. So, ayun na nga. Hindi na mapigilan. Gutom na yung person. Ano daw? Sticker, ha? Tagal lang sticker. Hintay ko na yung sticker. Wala kay ate. So, hindi ko na kumakang video yung sticker. Sa harapan na pala namin, hindi ko napansin. Wala pa yung dalawa. Kasama yung dalawa. Yun sa harapan. Nakikita niya sa blue. Yung may sombrero yun. Si Aisa, si Gera pala yun. Miming! Miming na pala. Miming! Doon sa wishing well. Nakita ko dalawang pusa. Nagaganyanan. Miming! Huwag kayang magaganyan. Ba't yan?
Maritis lang talaga ang person. Hala, sige, away pa kayo dyan. Adios, adios. So, syempre, hindi pa ako tinday. Guys, my wishing, make a wish comes true. Tara! So, ayan o, oh, ang daming barya. Tara, wish din tayo. Namiss daw siya dyan. Sige nga, ano wish mo? Ano manalo ka sa bingo? Ano nga sa bingo? Sige nga. Oh, ayan, ayan. Sa bingo hit. Sige nga, manalo sa bingo hit. Ayan, ang bingo nga. Yay! Yun na nga, nandito na kami sa Bali Bato. Ay, naku. Okay, kita mo talaga yung expectation. Ha? This is reality. Charot. Akala namin mag-enjoy kami dyan. May umuwi. Ayan naman, may isang palo. Tinda ni Kuya, mas maasin. Ayan si ate, kasama namin. Inabutan nga namin yung ano, dalawang grupo. Napipicture sila dyan. Tapos lumipat sila. Hindi lang kami nakapasok doon sa Korean restaurant dahil sarado pa. Ang opening kasi nila is 11:30 to 12:30. So, nadaanan na lang namin kasi nung time na pumunta kami is 10 pa lang. So, mahabang oras pa yung hintayin namin. Medyo malayo-layo yun. Kaya nagbiyahin lang kami dito.